Pay namin para puro sa confidence din ng isang tao. Yes, oo. Yun. Kasi kung makasama mo yung kaidaran mo, parang mas may edad ka tingnan. Parang mahirap. Unless, of course, you have that ailments or other diseases na talaga nagko-cause ng aging, no? Or early aging. You're not eating healthy. Although, importante yung pagkain. Yes. Diba? Of course. So, high protein, ano, high fiber diet, no? Yung maraming fluids, no? Yung mga fruits na maraming fluids like watermelon, ano? Pinya, singkamas. No? So, ang dami. So, kailangan natin yan to keep us hydrated. Mm-mm. At pag hydrated tayo, eh magandang ang katawan natin, maganda of course ang skin natin dahil ang kailangan talaga number one is hydration eh. So we need to eat. Tsaka wag yung masyadong mga highly chemical process po yung mga presentation. Kasi nga of course yung chemicals may metabolic problem ang magbibigay sa iyo. Pag sira ang internal mo, masisira rin ang external mo kasi coming from the ganun. Kaya nga may mga kidney problem, may mga liver problems na lumalabas. Eh nakikita mo sa balat may paninilaw, no, may kumisan parang darkest grayish na hindi mo maintindihan, no. So because of the internal problem caused by the food intake, you don't exercise enough. We need to exercise, no. Mm-mm. Sabi sa literature, at least if you are into it mga 30 minutes a day, pero not daily. Kung hindi mo kaya talagang mag everyday na mag workout, at least 2 to 3 times a week. Plus you don't need kanina nga nag-usap kami ni Beth, hindi mo kailangan yung masyadong pupunta ka sa gym. If you don't have the time, yun lang mag-gardening ka. Yes. That's kasi usually ang garden naman. Basta or yung buwat-buwat eh. Yeah, nasa bahay. Yung usually mga halaman nasa labas ng bahay yan eh. So dalawa na, may sikat ka na ng araw, meron ka pang exercise, pinapawisan ka. Saka sabi din, Doc Bong, hindi kailangan na 30 minutes dire-diretso. Pwede din staggered. Kung kasi iba sabihin, wala kasi akong time. Pwede po 10 minutes in the morning, in the afternoon. Yes, yun sabi ni Doc Janice. Tsaka yung walking is also very important when it comes to that. Kaya nga yung ibang ginagawa, what we advise, kung magpupunta ka sa isang lugar, magparada ka na sa sasakyan, malayo-layo, so you can really walk. Wow. Hindi yung abot na abot mo, kulang na lang, sa pinto ka na magparada, pagbaba mo, pasok na. So, you use that particular space para ma-exercise ka rin. No? So, counting stretching, Doc, di ba? Kapag lalo na pag puro computer. Yes, oo. So, kasi nga yung blood system natin, no? Yung blood circulation natin, very important para it can really deliver the nutrients and the vitamins and minerals and the oxygen per se sa all parts of the body, especially sa skin. At alam mo, mahirap sa skin eh, kasi yan ang mangyayari coming from the inside going out. So pinakahuling tatamaan yung balat eh, kasi dadaan pa muna sa mga systems mo, sa mga ugat. Eh di ba ang skin natin nasa external part eh. So basically we need that particular blood circulation, good circulation at that, para talaga masuplayan mo hanggang sa kaduluduluhang parte ng daliri mo, kasi nasa labas yan eh. Di ba? Ayun. Yung squint a lot, kanina ko pinag-uusapan namin ito nung nire-review namin. Ano nga ba yung squint? Yung parang naka-ano ka? Naka-frown. Frown, oo. Ah, ganun. Kasi wrinkles to. Especially kung naka... especially pag lagi ka nakalabas, naka-ano sa araw, di ba? Pag meron kang gustong makita o kaya nasisinagan ka ng araw, yun yung sitwasyon na parang nag-ano ka, kumukulubot yung noo mo, no? Kamukha ko, talagang marami na akong wrinkles, ika nga. Meaning, kasi depende rin naman sa klase ng skin. Pag kasi parang hindi naman masyadong banat, nag-antendisi mo talaga magkaroon ka ng gano'n. Pero for those na may magandang mga balat, ano, iska nga, especially sa mukha, might as well practice using the shades. Yung mga salamin na may cover. May kulay. Sunglasses. Yung Doc, yung malabo ang mata, di ba? Oo. Hindi kagad nagsasalamin, ganun. Kasi yung gawa ganyan sila. Kaya nga. Ayan po ako eh. Kaya nga. Pag so, naka-frown din. Ako na-realize ko nung pandemic, siguro lagi ako nagagalit sa mga anak ko. Sabi ko dun sa derma, feeling ko po may guhit ako dito. Sabi niya wala naman. Pero feeling, kaya ngayon conscious ako kasi feeling ko meron dito. Pero sabi niya wala naman daw. Nag-conscious ako na pag medyo, kunwari may ginagawa ka, busy ka, medyo nakagaganyan ka. Sabihin ko, ay, yung guhit. Hingiti ako. Ay, pasok ko lang. Hindi kasi, di ba, pangit din naman. Oo naman. Ako naman po minsan, ang ginagawa ko, massage. Kasi napanood ko siya, may mga derma na nagsasabi. Massage mo siya, tapos batake mo pa ganun. Okay. Dok Sara, kasi di niya nare-recommend i-massage. Kasi daw, nalulose yung muscles. Sige nga, ano mo, itanong nyo na kay Dok Sara, paano gagawin yan? Siyempre, di na natin yun yan. Pero ang bottom line is, huwag tayo masyadong kumunot noo. Ay, tatama ko, kumunot noo. Good vibes. Yun yata ang term yun, no? Good vibes. So, pag may nararamdaman mo ng kunot na, ngumiti ka na. Kasi yun dito daw, okay lang. Kasi yung, ano dito, yung muscle yan sa pag-smile, ginagamit mo siya.
parang crow yan eh, hindi ito sasabi nila, no? Kaya nga, number 9, we need to watch our blood pressure. No, we need to check. Anong age dapat nag-check na palagi ng blood pressure, Doc? Well, after the teen years, yung early adult, dapat i-check na natin. Especially kung overweight tayo, no? 20s. Oo, 20s. Oo, kasi kahit may mga batang hypertensive because of renal issues, no? Pag may problema sa kidneys or even the liver, pwedeng tumaas ang presyo ng mga bata, no? Mm-mm. So, if you have that particular weight gain or you're a bit obese already, try to check your blood pressure once in a while. May history siguro din na ng yeah. Family. Kasi pag mataas ang BP natin, siyempre yung daloy ng dugo sa ugat natin, again, it's a big issue. Hindi makakapag-supply ng magandang mga yung mga sangkap na kailangan ng ating katawan, especially our skin, ano, to make us more looking younger, di ba? Yes. So, kailangan normal ang BP natin. Hindi po po, may edad tayo eh, okay lang mataas ang BP normal ko kasi matanda na ako. No, it doesn't hold true, no? Talaga po. So, pag may edad, 120 over 80 pa rin yung normal? If you can reach that 120-80, pero siyempre may konting leeway tayo, a little bit higher, kasi nga mga blood vessels ng mga aging na mga mahal natin sa buhay. Yeah, medyo parang ano na yun, medyo matitigas na yun, kaya mahirap nang dumaan ang dugo doon, no? And look at this. You don't lend a helping hand. We're using the terms na negative dito. We don't, you don't, no? Uh-oh. Kasi nga these are the negatives that we need not to do, ano? So, we need to lend a helping hand. Parang ganoon, no? Iba yung tinuwi picture na sa WebMD, no? So, nakakatulong sila, no? Nagtatanungan, nagtutulungan, ano ba yung mga pwedeng gawin ng bawat isa, no? Mm-hmm. And it's a big thing. And helping hand, it's not parang money issues naman lagi, no? Yung makatulong ka lang and you give a para bang yun lang e pat at the back, 'di ba? Napaka laking bagay na nagagawa mo sa kapwa mo kasi hindi lang sila natutulungan mo, pati pala ikaw. You stay youthful, you stay younger because of what you do. Kasi parang, masaya sa kalooban mo. Diba?